Good day, everybody. Once again, welcome to our cucina. Hello, 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 world. Since this is my very first video in YouTube, when Kitchenette by Mama Tess was monetized, I would like to say thank you, YouTube. Yay! I will also say thank you to my friends, my relatives, my brothers and sisters in church for your undying support. Maraming, maraming, maraming salamat po talaga, mga kapatid. Kasi kung wala ang iyong suporta, eh, hindi ko marating ang tuktok ng tagumpay. So, tagumpay na tayo dyan, mga kapatid. So much thankful sa inyong talagang lahat, sa walang sawang yung pag-support sa akin. Yung paghingi ko sa inyo ng tulong, paghingi ko sa inyo ng suporta, ay hindi talaga kayo nagdadalawang isip na suportahan ako. And to all my friends, relatives, brothers and sisters in church, thank you, thank you, thank you so much po, mga kapatid. Maraming maraming salamat po, dahil nung time na ako'y humingi sa inyo ng tulong, ng suporta, ay hindi talaga ninyo ako hinihindian. Maraming salamat po sa aking mga anak-anakan dyan sa YouTube. Salamat po, mga anak, sa inyong walang sawang pagsusuporta. O diba, napaka-thankful talaga ako sa inyong mga anak. At higit sa lahat, thank you, Lord. Thank you, Lord, for this great blessing. Diba? Buong puso pong pasalamat sa ating Diyos na buhay. Kasi kung hindi tayo binibless, kung hindi talaga ayon sa kanyang kalooban, ay hindi rin natin marating ang tuktok ng tagumpay. O diba, tuktok ng tagumpay? Praise the Lord talaga, mga kapatid. Sobrang tuwa, sobrang saya nung ako'y nakita ko na na-achieve ko na or na-reach ko na yung requirements ni YouTube. Grabe. Grabe ang mga dinanas ko, mga kapatid. Sobra ang mga dinanas ko sa buhay bago ko ito maabot. O diba? Bago ko ma-reach ang requirements ni YouTube na 1,000 subscribers at saka 4,000 watch hours. Maraming paghihirap na daanan natin. Kailangan talaga, kapatid, na andon yung ating time. Talagang upuan natin kung gusto nating magtatagumpay. Atin itong tatrabahuin, mga kapatid. Talaga atin tatrabahuin. At hingi tayo ng gabay sa ating Diyos na buhay kung anong dapat nating gagawin. Kasi kahit man anong kayod natin, kahit man anong gawa natin ng kaparaanan, kahit anong gawa natin ng isip tayo ng magluluto tayo ng masarap na pagkain, o ano ba talaga ang dapat nating lulutuin para may manonood, kung hindi talaga tayo i-bless ni Lord, wala din po. Kaya lagi ko yung sinasabi na sa Matthew 6:33 na ang sabi, "Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added to you." Yan ang pinaka-key, mga anak, mga kapatid, kung paano tayo magtatagumpay. Uunahin natin ang ating Diyos na buhay. Kahit gaano kakabisi, kahit gaano maraming alalahanin sa buhay, isang tabi mo yan, mga kapatid, kung meron kang dapat atinan na gawain ng church. O yun talaga. So, bago tayo malilibang sa ating mga ginagawa, bago natin tayo ay andun na tayo sa anong ibig sabihin nun, yung dahil sa pag-YouTube kasi marami tayong iniisip na anong dapat na nung gagawin ba, nasubsub na tayo kung anong ating lulutuin, ano ba ang dapat nating gagawing video para natin ma-post, o diba? Bago natin aanuhin yun, dapat iisipin natin sa ating puso, ilagay natin sa ating puso at isipan na si Lord muna, kasi siya yung magbigay sa atin ng wisdom kung anong dapat natin gagawin. Huwag nating kaligtaan yung mga gawain ng church. Minsan nga, kapatid, na ano ko yan eh,
minsan nawala na ako sa alignment, na nalilibang na ako sa pag-upload ng mga videos, nalilibang na ako sa paggagawa ng mga videos, nakaligtaan ko na pala ang gawain ng church. Huwag dapat ganun kapat. Kaya niiyak ko yun, ningi ko ng sorry yun sa Lord, na sabihin, lagi ko sinasabi na, Lord, huwag ganito, ayoko ng ganito, tulungan mo ako. Lagi mong ipaalala sa akin na ako'y nakalimot na, lagi mong ipaalala sa akin na nakaligta na ako sa aking gawain. So, ganun talaga kapag mga anak, mga kapatid, para tayo ay magtagumpay. And lagi nating pakatandaan ang mga pangako ng ating Diyos na buhay. Yes, ang mga promises, the promises of our Lord Jesus Christ is true. He is always true and faithful. Diba? Napaka-faithful ang ating Diyos na buhay. Ayon nga sa Jeremiah chapter 29 verse 11, my favorite verse, that one of my favorite verses, mga kapatid, na ang sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Tinatayuan ko yan, mga kapatid, kahit na ako ngayon ay nakaranas ng sobrang kapighatian, sobrang daming pagsubok. Kung pagsubok lang, mga kapatid, grabe, sobrang pagsubok. Pero talagang ang pinanghawakan ko lamang ay yung mga pangako ng ating Diyos na buhay para ako'y mananatiling nakatayo. Opo, mga kapatid. Kaya sobrang thankful talaga ako, sobrang pasasalamat ako na ako po ay na-monetize. Kaya mga kapatid, pung puso po akong magpapasalamat sa iyong walang sawang pagsusuporta. At nawa sa mga nakapanood ng videos na ito, patuloy din po niyo po akong suportahan. Kailangan ko talaga, mga kapatid, ang iyong suporta. Napaka-thankful talaga, mga kapatid. Sa mga new YouTubers, ang mai-advise ko lang sa inyo, mga anak, ay bigyan nyo ng time. Kung gusto nyo magtagumpay, kailangan magbigay kayo ng time unang-una sa ating Diyos na buhay. Huwag kaligtaan ang kanyang mga gawain, kasi siya na yung magbibigay ng kaparaanan, or siya na yung magbe-bless sa bawat plano ng iyong buhay. So, ando na tayo. Mga anak, kung tayo man ay mga bago pa lang sa paggawa ng ating mga channel, kung tayo man ngayon ay nagsisikap man ma-reach natin ang requirements ni YouTube, ay maipayo ko lang sa inyo, mga anak, ay kausapin natin ang ating mga kamag-anak, nalapitan natin ang ating mga kaibigan. Huwag tayo maging mayabang. Talagang andun yung pagpakumbaba. Makiusap tayo sa kanila, nasuportahan tayo, sa ating matuto tayong makisama, o diba? Matuto tayong magpakumbaba para tayo ay susuportahan palagi ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapatiran, or ng ating mga kamag-anak. Nandun ang ating kababaang loob. Huwag tayong maging mayabang. Nag-uumpisa pa lang tayo, tapos tayo ay nagmamayabang na. Hindi tayo makarating sa tagumpay, mga anak. Kasi nga, kailangan natin ang suporta ng bawat isa. Sa experience ko, i-share ko yung experience ko. Napaka-hirap ang dinadasan ko, mga anak. Kasi ako kasi, wala kasi akong alam talaga about sa YouTube. Wala akong alam kung anong dapat kong gagawin. Nung nagkaroon ako ng matinding problema, matinding kapighatian sa buhay, na akala mo masiraan na ako ng bait, na sa kakaisip ko ano-ano dapat kong gagawin. Kay buti ng ating Diyos na buhay na pinaisip niya na magbablog ako. For first 3 months na pag-YouTube ko, ang aking ginagawa, alam niyo po ba, nagluluto, upload. Kasi wala naman akong alam kung ano pa talaga ang dapat gagawin.
glory to God at hindi niya ako pinabayaan, talagang ginaguide niya ako at ewan ko ba paano ako napunta sa mga grupo ng mga YouTubers, sa mga vloggers at doon ako sa kanila na sa mga anak-anakan, yari mga kabataan na napaka-active. Makulit ako eh. Napaka-curious. Sabi ko, anak, anong ibig sabihin ng ganito? Anak, anong dapat itong gagawin? Kasi wala akong alam. Huwag tayong maghiya magsabi ng totoo sa ating sarili. Kasi totoo naman talagang wala pa tayong alam. Ako talaga, ang daming, nagulat ako sa mga terms, nagulat ako sa mga sinasabi ng mga vlogger. Kasi nga, as in zero talaga yung kaalaman ko sa pag-YouTube. Ang akala ko, upload ka lang. Ang akala ko, gagawa ka lang ng videos, tapos i-upload. Yun pala hindi. Marami kang dapat gagawin, mga anak. Sobrang thankful ako sa Lord kung naigagayin niya ako. Sobrang thankful ako dahil napunta ako sa mga grupo ng mga kabataan na nag-YouTube. O diba? Nakaka-inspire sila, mga anak. At gulo na doon sa mga matatanda na nag-YouTube. Naku, alam niyo po, meron doong 70 years old, 80 years old na nag-uumpisa pa lang sa pag-YouTube kasi nagbaka sakali, 'di ba? Nagbaka sakali na baka dito sa pag-YouTube ay makakuha sila ng kanilang pang-araw-araw na pangailangan sa buhay or di kaya kung sila magtatagumpay, makabili man lamang ng gamot, makabili man lamang ng maintenance. Nakaka-inspire, sobrang na-inspire na-amaze ako doon sa mga kabataan na talagang nagsisikap sila para magkaroon ng sariling kabuhayan. I'm very proud. Salute you, mga anak. Talagang saludo ako sa inyo. At sa bawat natin pag-upload ng ating mga videos, iisipin natin yung kapakanan ng ating mga viewers or iisipin natin na kung ano ba ang makukuha nila sa kanilang panonood. Ano ba ang anong lesson or meron ba mga tutorial, meron ba silang matutunan sa ating mga videos. Yun yung mga anak, na sikapin natin na ang ating content, ang content natin sa ating mga videos, sa ating channel ay mapakinabangan ng ating mga viewers. Yun ang talaga ang pinaka-importante sa lahat, mga anak, ang ating content para maraming magpa-follow sa atin. At dapat ang ating pag-upload ay regular. Huwag tayong mawala sa pag-upload. Ibig sabihin nun, nag-upload ka ngayon, sa first week nag-upload ka ngayon, tapos sunod-upload ka. Tapos bigla kang huminto na nawala ka ng isang buwan na hindi ka nag-upload. Huwag ganun, mga anak, kasi mawawala ka sa alignment or ibig sabihin doon yung mga followers mo, nawawala na sila. Napunta na sila sa ibang channel, hindi ka na nila masundan kasi ang iniisip nila wala ka na, hindi ka na nag-upload. Kaya dapat regular tayo mag-upload ng ating mga videos. At mga anak, yung ating YouTube channel ay dapat naka-secure. Kasi alam nyo po, 2 days before ako ma-monetize, na-hack ang aking YouTube channel. Naku po, natataranta ako kung anong dapat kong gagawin. Oo, talagang natataranta ako na hindi ko, sabi ko, nang sayang, mangiyak-iyak ako. Kasi siyempre, di ba, yung puyat mo, yung pagod mo, masasayang lang. Ibang tao ang makikinabang. Grabe nang mangiyak-iyak talaga ako sa araw na yun. Yung araw na yon, nag-iisip ako ng kung ano aking lulutuin. O, di ba? Kung mapapansin nyo, meron ako dyan na live streaming na nakalagay na blessed morning. Yun yung araw na yon na ako ay nahack. Hindi ko alam na kung kailan pa nahack kasi naka-access siya sa aking channel. Hindi ko alam na dalawa na pala kami na nag-o-open ng aking channel. Yung araw na yon, dun ko nalaman na nahack na pala ang aking channel. Kasi ayun ko ba, naudyo kakan ako na magla-live. Kaya nung mag-live na ako, nagulat ako, hindi ko na talaga mabuksan ang aking channel. Mangiyak-iyak ako. Oh, glory to God. At naisip ko na nalagay ko pala yung isang
email address ko. Kaya importante yun mga anak, maglagay tayo, mag-add tayo ng mga email address para kung sakali man na may mangyari sa ating channel ay ma-recover natin. Ako kasi, kaya siguro na-hack yung aking channel kasi nga, ang akala ko, meron namang email, oo, may nag-email. Ang akala ko, ang nagla-login, yung anak ko na nasa Japan. Yes naman ako ng yes. Yun pala, ibang tao na pala yun na nasa Japan din ang nagla-login. Oo, kasi hindi ko rin naman kasi, mali ko doon, hindi ko tinatanong ang anak ko na, nak, ikaw ba tong nagla-login? Ay, iniisip ko na lang, since nakita ko kasi nasa Japan, iniisip ko, yes, ako na nang yes. Yun pala iba ng tao, kaya mag-iingat talaga tayo sa ating mga authenticator. At saka yung cellphone number, napaka-importante na malilink doon ang ating cellphone number para kung may mag-login man, magsasabi sa atin. Napaka-importante yun mga anak, kasi ako talaga, danas na tataranta ako kung anong dapat kong gagawin. Kailangan talaga maglagay tayo ng ating authenticator sa ating YouTube channel para hindi masayang ang ating pagod. Diba? Alam ko, feel na feel ko yung pagod mga anak. Yung wala tayong tulog, yung grabe yung luha, pawis, pagod, magkahalong inis, magkahalong taranta yun. Huwag naman sana masayang yun. Kaya kailangan natin ngayon pa lamang i-secure na natin ang ating mga YouTube account. Again, thank you so much. Thank you friends, brothers and sisters in church. Thank you mga anak. Thank you talaga sa walang sawan yung pagsusuporta. Yun lamang po mga kapatid. To God be all the glory.